Hello everyone, I'm Ronan Leviste and today nandito tayo sa isang bayan kung saan famous ang Calyebasa Festival. Ang Calyebasa ay short for kalamay, lechon, bagoong at salakot. Can you guess what town this is? That's right, nandito tayo sa bayan ng Balayan! Ay! Lugi na yung negosyo! Trust me, napaka sulit nito at sobrang sarap. Good morning everyone! Nandito tayo sa Balayan Baywalk. And guess what for? Magzo-zumba tayo kasama ang kababaihan ng Balayan. Tara na, subukan natin! Good morning everyone! So kasama natin today si Ma'am Mira, ang famous na instructor ng Zumba dito sa Balayan. Ma'am Mira, may konting tanong lang kami. So, sobrang hirap palang sumayaw sa Zumba. Hindi parang porket may leader, okay na gets na kaagad. Yes. Actually, yung Zumba kasi is a type of dance na din siya. Before, meron kasing aerobics, taiko, na sobrang basic lang. But sa Zumba, it's a combination of different genres of dance like salsa, reggaeton, rumba, ganun, na parang ginawang fitness siya so that people would have more fun at saka yung parang masayang workout na parang hindi nagwa-workout. Miss Mira, ngayon maraming nasa bahay, diba, dahil nasa gitna tayo ng pandemya. Ano yung mga common na steps na pwede nilang gawin sa bahay? Ah, okay, sige, turo ko sa'yo, tara. Ayan, magzo-zumba na tayo. Ayun, kakatapos lang natin mag-zumba at kita mo naman. Ako, pagkatapos ng ilang rounds, pagod na. Pero ang ating mga ate at tita, grabe, sayaw pa rin. So ngayon, pagkatapos ng ating zumba, pupunta tayo sa gawaan ng famous Bagoong Balayan. So tara, subukan natin at gawin natin ang Bagoong Balayan. Hello everyone! So ayan, nandito na tayo sa famous na gawaan ng bagoong at patis. Tayo mismo yung gagawa nung parehong patis at bagoong. So tara na, let's come in and try. Good morning everyone! Ngayon kasama natin si Tita Virgie. At today, ipapakita sa atin ang gawaan ng bagoong balayan at patis na balayan. Tita Virgie, kailan po kayo nagsimula na gumawa ng bagoong at gumawa ng patis? Ito ay nagumpisa sa nanay ko. Hindi naman siya nagbebenta yung portapayan. Hindi siya nagbobote. Ngayon, nung ako'y nag-asawa, napag-isipan namin magbote. So nag-start kami since nang kami ay married. At hanggang ngayon, almost 32 years na kami. Wow. 32 years na nagbobote. So ibig sabihin po, bago pa noon ay gumagawa na kayo ng bagoong. Yes. Syempre, kinakain natin yung bagoong kasama ng gulay, ng mangga, ng kahit ano man. Ano yung naging parang kaiba ng balayan na patis at bagoong sa mga bagoong at patis ng ibang bayan? Ang pagkakaiba noon, ang balayan nilulungoy talaga. Ano yan, pinakamababang buwan ay 6 na buwan. After, sa loob ng 6 na buwan, pwede na yan. Pwede na nabutihin, lalo na yung mga diles. Ay, madali yan. Opo, opo. Madaling malungo yan. Palit naman kami ni Tita Virgie at ako naman ang magpa-package ng ating bagoong balayan. So, Tita Virgie, paano nga po ito? Tita Virgie, pupunin niyo na po ako ng, kliyado mo na po ako dito. Ay! Lugi na yung negosyo! Ang tunay na test, ang taste test. So, for the taste test, kasama ko si Ate MG. Sayaw ka naman natin. Yon!
siya ang ating tourism officer dito sa Bayan ng Balayan. So, oh, sige, patis. Ang matamis yung aftertaste, no? So, syempre yung patis, pagkalasa mo, sobrang lasa. Tapos yung aftertaste, pagkalunok mo na, ay sobrang tamis, di ba? Biglang tamis. Dapat nyo i-try yan. Oh. So, yung next ay yung bagoong naman. Masarap. Medyo may alat siya compared to yung normal na bagoong na binibenta sa mga supermarket. Pero, sobrang sarap nung alat niya. Malasa talaga. Ayan. So, ngayon, pupunta tayo sa next stop natin. At tignan naman natin kung ano na yung ating mga activities doon. Hi guys! So ngayon, nandito tayo sa bahay ni Tita Karing, ang famous salukot maker dito sa Balayan. So, at sana magustuhan nyo yung finished product natin mamaya. Tara! Today ulit, we are very lucky dahil kasama po natin si Tita Karing na talagang master sa paggawa ng salukot. So today, ipapakita ni Tita Karing kung gaano nga ba katagal at ano nga ba yung proseso ng paggawa ng salukot para sa ating magsasaka. So ito ay tinatawag na nipa. Yun. Ayan guys, so ito na yung finished product natin, ang salukot. Tingnan naman, kasyang-kasya sa ulo ko. At sa mga nakakakilala sa aking daddy, daig ko pa siya, daig ko pa yung cowboy hat niya gamit ang salukot dito sa Balayan. So tingnan naman. At dito po nagtatapos ang pag-ikot natin sa Bayan ng Balayan dito sa Immaculate Conception Church. So, syempre, sana po nakita nyo naman ang saya at sarap ng pagkain dito sa Bayan ng Balayan. Kaya, next time, please come and visit the different places that we went to today. Syempre po, kung nagustuhan nyo po ang aming mga video, please don't forget to like our videos. Comment down below kung may mga ideas kayo. And of course, i-share nyo ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan at kapuso. So, sa susunod, kita-kits po tayo.